Ayun, good day sa lahat. So meron naman tayong napakagandang mga helmet dito. So isa na dito, yung Spider Reboot, Spider Velo, Spider Fuel. So lahat po sila ay Spider brand na helmet, no? So ito yung version 2 ng Reboot or Reboot 2. Ito yung pinakamabago at pinakalatest. I think, correct me if I'm wrong, ito yung pinakabago nilang half face na napakaganda. Spy Velo or Spider Velo, whatever they call it. Pero ang nakalagay dito ay Spy, pero I think Spider pa rin yan kasi meron sa box yan nakalagay ay Spider helmet, no? So isa na dito na rin yung Spider Fuel na review natin nung past, nung sinasabi ko na i-review natin silang tatlo yung mga release ng mga Spider na half face. So unang-una siguro yung outlook nila, syempre winner na winner talaga si Spy Velo, and secondly si Fuel sa outlook niya. And then, syempre, thirdly, si Reboot 2, no? Ayan. Pero, syempre, dahil meron silang mga spoiler sa likuran, si Reboot 2 ay wala. Medyo, kung i-compare lang natin silang tatlo, si Spider Velo yung nasa top. Okay. So, sa secondly, siguro, pag-usapan natin yung kanilang mga inner visor. So, yung meron lang dito na dual visor o inner visor ay si Spider Velo and then si Spider Fuel. Syempre si Reboot 2, dahil napakasimple lang po siya, wala po siyang second visor or inner visor. Pero meron siyang extra lens, no, or free na extra lens na clear nasa box niya. And then ganun din naman dito, meron din silang spare or free na clear lens nadala, no? So, ang kagandahan na kasi dito sa Velo at sa Fuel, yung kanilang paddings sa loob, yung mga inner paddings nila. Ito ata na review na natin to, nakita nyo na yung kanyang paddings. So, ito naman, makikita nyo sa siguro sa next video, i-review natin ng solo yan. Kasi napakaganda ng, kasi bago lang dating yan, napakaganda ng inner ng kanyang mga paddings. Napakaganda ng fabric na ginamit dyan. So, para sa akin ito talaga yung about sa look, dual visor, inner paddings, winner na winner po siya. Okay. So, pangatlo siguro kung sino yung pinakagaan, syempre, wala nang higit pa sa kung pag-aanan na yung pag-uusapan, no? So, isa na dito si Reboot 2. Siya po yung pinakagaan na half-face na nahawakan ko maliban lang sa mga fake na mga half-face na helmet. So, sa mga branded na helmet na nahawakan ko, Jelly, Sec, ano pa ba yung naging available dito? Yung MT na half-face. Kung i-compare natin yon sa brand ng Spider or dito sa Reboot 2 ng Spider, ito po yung pinakamagaan na half-face na nahawakan ko. Sobrang gaan. Nasa 1.2 grams lang po siya or 1,200 grams. So, si Spider Velo, medyo mabigat lang siya. Nasa nakalagay dito is 1.5 or 1,500 grams, no? So, nakalagay kasi 1,450 grams plus 50 grams. So, yun lang. Medyo mabigat lang po siya. Parang yung weight niya is parang, tawag dito, parang full face na siya. Kasi dun sa bigat kasi ng mga 1,500 up ay mga entry level na po yun ng mga full face helmet. Yung mga ganun kabigat, no? So, depende na kasi yon sa mga bibili. Meron kasing gusto lang nila yung outlook or looks ng isang helmet. Meron naman na gusto nila kompleto, magaan, tapos maganda, syempre sakto sa budget, no? So, sa kanilang tatlo, sa pang-apat natin siguro na pagko-compare dito, yung may spoiler lang ay si Spy Velo, si Spider Fuel. Si Reboot 2 po ay wala po siyang integrated na or tinatawag na nilalagay dito na pwede naman siguro kung gusto mong palagyan, gawan mo na lang. Pero I think dito sa version 3 siguro gagawan din to. Ewan ko lang kasi may shape na ganito. Ewan ko lang ha, pero I think baka sa Reboot 3 meron silang i-release na naka-spoiler. Pero I think hindi na siguro kasi meron na silang ni-release na Spider Fuel at saka Spider Velo na napakaganda ng mga spoiler. So, sa mga about naman sa mga paddings, sa tingin ko, para sa akin kasi nawakan ko naman at tingnan ko naman dito,
yung Spider Velo yung winner dito. About sa mga inner paddings, yung fabric sa paddings, napakaganda niyan. Makita niyo sa personal, punta lang kayo dito sa shop para at least ma-compare niyo din in person at mahawakan niyo kung gaano kabigat, kung gaano ka-smooth. And syempre, secondly, si Spider Fuel kasi parang magka-same sila ng paddings pero may kunting pinagkaiba lang po sila pero siguro sa susunod na video naman natin 'yon pag-uusapan kasi para hindi humaba yung video natin at sa pag-compare ng tatlong ito. Pero sa kagandahan or kagandahan ng loob or sa inner paddings yung pag-uusapan, winner sa Spider Fuel. So first of all po siya ay napakaganda. Secondly si Spider Fuel and then pangatlo si Reboot 2. About naman sa mga kanilang visor na merong minimal lock. Yung minimal lock ng Spider Velo ay meron dito sa may gilid, sa may yan. At dito naman, kung nakapanood nyo yung past video natin dito sa Spider Fuel, meron din siya dito. Meron siyang minimal lock. Hindi siya basta-basta natataas yung kanyang outer visor. No? Meron siyang lock, parang lock dito na ipupush mo pa siya ng pa left side para ma-open yung outer visor. Ganon din dito sa Spider Velo. No? So, yung Spider Fuel nga pala, nasa range din ng 1,450 grams. So, magka-design sila ng weight in terms dito sa nakasulat sa likod. Ito ay ECR22.06 na and then yung Spider Fuel ay ECR22.05 pa lang po siya. So, mas kung pagko-compare natin, kumpatibayan lang ng shell na ginamit ngayong 2024, syempre doon tayo sa 22.06 kasi napakatibay ng materials na yon. Or, yan po yung kasing nilalagay sa helmet. Sila kasi yung nagtitest ng isang tawag dito, ng shell ng helmet kung gano'n siya ba ka-tibay. So, ready na po siya, ECR22.06. Search nyo lang siguro yung meaning ng ECR22.06 kasi maraming meaning yon. Pero para sa akin, syempre doon tayo sa pinaka-latest, no? So, kung naghahanap ka na naman ng sobrang safety ka, syempre sa mga full face po yun, mahahanap. So, kasi sa half face, syempre, labas yung sa panga natin. Syempre, kung di naman natin hinihingi na madisgrasya, pero mas masafe pa rin yung full face na fit talaga sa ulo natin. So, marami kasing taong hindi naman sila pumipili about sa fitting. Basta, gusto lang nila pagsuot nila, pag komportable sila, okay na. Pero, the bright side siguro, pero sa totoo lang, sa mga, kung napapanood yung mga nagre-race, na mga nagmumotor sa internet, MotoGP or something, finifit po yan ng exactly talaga na measurement sa kanila mga ulo. Pero sa atin dahil daily driven o nagde-daily drive tayo ng motorsiklo, ayaw naman natin syempre na sobrang sikip sa ulo natin. No? Yung sakto lang na just in case lang na mag-crash ka o na fit sa yung helmet and compact sa ulo mo, yung fit talaga ng ulo mo ay para dun sa helmet na binili mo ay siyempre goods yun dahil hindi mako-compromise kapag nabagsak ka or nag-slide ka o whatever. At siyempre yung kanilang siyempre mga lock. Kasi yung mga entry level na helmet mostly nabibili sa mga market o sa mga shop na nagre-range ng 3,000 up to 6,000. Mostly naka-quick release yung mga kanilang mga lock. Pero siyempre yung pinaka safety talaga yung double D-ring. Kaso lang hindi po siya nag-uso or madaming bumibili nun kasi hassle daw sa pagtanggal. Hassle nga naman pero kapag sanay ka na, mas safe po yung D-ring. So balik tayo sa tatlong ito. So sa weight naman, winner si Reboot 2 or version 2 na Reboot. And syempre, same sila naman ng weight. So secondly sila. Ito yung panalo about sa weight. Gusto mo naman ng simple lang, hindi siya bulky tignan. And syempre pointed yung looks. Ayan, harap muna natin. Ayan, sobrang nakayupo. Ayan. Ito daw. Magkahawig lang si Spider Fuel at si Spider Velo. So, yan po yung looks nila sa harap. Syempre, same sila na
sharp looking. Ayan, tignan nyo. Si Spidery boot. Gusto mo lang ng simple lang or pang city ride, mas maganda si Reboot 2. Kasi hindi sobrang mainit, no, kapag mainit na panahon. Hindi po siya masyadong mainit kasi nga medyo manipis lang yung kanyang paddings. Compare natin dito sa dalawa. Pero ayan yung mga looks nila, pero same sila mga pointed dito sa harap. Medyo malapad lang yung visor ni Spider Velo and ni Spider Fuel. Ayan. So sa price range naman, ito ay mabibili mo lang ng 2,000 plus. Ayan, yung Reboot 2, 2,000 plus po yan. Spider Velo yung pinakamahal, nasa 3,000 plus. And ganun din si Spider Fuel. Siyempre kung bibili ka dito ng dalawa or up to up siguro, meron tayong less naman, meron naman. Halos naman ang helmet dito nagle-less ng 100 up to siguro mga 500 pesos yung mga le-less dito sa mga helmet. Depende na lang kung gaano karami yung mabibili mo. And then mostly naman, sa mga shop ngayon, meron naman talagang mga less yung mga helmet. No? So, yun lang siguro sa video na to, at least na-compare ko. And kung ano, ay nga pala, before natin makaligtaan, syempre, about dun sa intercom ready, I'm not sure, pero tignan ko. Ay, hawakan natin. Okay, Spider Velo, confirm, meron po siyang intercom ready. Ayan, baba natin. Si Spider Fuel naman. Yes, meron din si Spider Fuel ng intercom ready. Meron siyang cover sa kanyang ears. Malapit din sa may ears, meron siyang cover, pero I think pwede naman siya makuha kasi medyo may pabilog na shape. I think pwede siyang mahugot para malagyan mo siya ng intercom, no, or speaker ng intercom. Siyempre si Reboot 'to naman, I think wala tong ano. Tignan ko ah. Uy. Pwede pa lang lagyan si ewan ko lang, matatanggal ko 'to. Pwede siya. Pero paano? Kasi yung ano, yung Reboot 2, meron siyang ayan kung nakikita yun sa video. Meron siyang mga butas-butas dito. Ibig sabihin kasi niyan, pwede siyang lagyan ng intercom or speaker ng intercom. So, ayan o. May pabilog naman dito siya. Pero 50-50, I'm not sure. Para sa akin, hindi siya pwede lagyan ng intercom. So, ayan. It was confirmed now. Napa-English. Wala po siyang intercom dito or lagayan ng intercom kasi meron siyang space pero sobrang liit. Hindi siguro kakasya yung intercom speaker dito. No? So, yun lang sa video na to. At least nalaman nyo yung magagandang half-face ng Spider. No? So, see you again. Syempre sa next video natin, marami pa tayong helmet dito. And so, a peace.